Makakausap po natin si Nanay Mary Jane and yung kanilang anak na si Joshua, at nais po nilang pauwiin ang kanilang anak na 13 years old na po na sumama po sa karelasyon nitong lesbian. Gusto po sana nilang magkabuo-buo para po sana magkakasama-sama sila ngayong Pasko. Ma Mary Jane, magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po, Ma'am. Nay, kailan niyo po huling nakasama ito pong si Jessica? Noong November po, Ma'am. November. Ano po ang huli niyang paalam sa inyo, Nay, bago po siya sumama po dito sa kanyang karelasyon na lesbian po? Ang paalam po niya, ma'am, pupunta po siya ng bayan. Tapos po hanggang sa bigla na lang, mga after 1 week, nag-set po siya na mama na magsasama na daw po sila nung tomboy. Sabi ko, hindi po pwede, masyado ka pang bata para pumasok sa ganyang relasyon. Ang dami ko na po sinabi, ma'am, magmamakaawa na po ako sa kanya. Talagang nag-desidido po sila na magsasama po sila. Pero, Nay, nakilala niyo po ba ng personal itong si Joanna? Ito pong kanyang karelasyon? Opo, ma'am, malapit lang po dito ang bahay po nila, mga 5 pagitan ng bahay, mga ganun po. Nasa iisang street lang din po kayo? Iba po yung isa. Amin po, Block 3. Sa sila po, Block 7. Opo. Si Joanna po, Nay, matagal na po silang magkarelasyon. Opo, nalaman ko na lang po nung kapopost lang kakapost sa FB. Kaya sinasabihan ko po, ma'am, na masyado pa siyang bata para pumasok sa ganun kasi 13 lang po siya. Tama po, Nay. Opo. Mama, kausapin na natin yung anak niya, si Jessica. Jessica, magandang hapon. Opo. Jessica, si Ate Shari ito ha, sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Ngayon, ang nanay mo ay nasa kabilang linya, gawa ng gusto ka sana niya na umuwi na lalo na't magpapasko na. Baka gusto mo nang umuwi at nag-aalala na ang nanay mo. Opo, may balak po talaga ako umuwi bago po magpasko. Oo, pero be, ano kasi, malilintikan tayo niyan sa DSWD. Andyan ba si Joanna? Dito po. Oh, sige, kausapin ko. No po. Malilintikan tayo niyan sa DSWD. Kasi anytime pwede naming ipakuha yan si Jessica sa DSWD. At ikaw din, papa-assistihan namin yan ng pulis. Kung ako sa'yo, ibalik mo ng maayos itong si Jessica sa kanyang nanay. Ipinaalam mo ba yan bago mo itira dyan sa'yo? Ipinaalam mo yan sa nanay niya? Sila po yung magkausap po ng mother niya po eh. Pero ikaw, bilang partner niya, sinasabing partner niya, nasubukan mo bang kausapin na, tita, nandito po yung inyong anak, ano pong gagawin ko? Nasubukan mo bang kausapin yung nanay niya? Hindi po. Dapat naghihingi ka din ng consent. Opo. Ibabalik mo yung si Jessica sa nanay niya o hindi? Ibabalik po. Yun naman po talaga usapan po namin. Bago po siya bago pong Pasko, sabi, yun yung po yung sabi niya sa akin. Bago daw po Pasko, uwi daw po siya. Okay. Jessica, kausapin mo yung mami mo. Jessica, humingi ka ng pasensya. Hello, anak. Po. Di ba nakikiusap ako sa'yo na umuwi ka? Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagkakas ko, di ba malang kami maalala? Sinetes mo ako sa magtalang lahat. Ginagawa ko sa'yo. Ay, anak. Kung gaya nakasakit yung ginagawa ko. Hindi ka na siya po. Tumunod ka naman sa akin, ha? Kung kaalam mong may sakit ako sa puso. Hindi mo alam, bigla na lang ako atakitin. Mabawi ang anak na buhay. Tsaka kauwi, pagpatay na ako. Di ba sabi ko, magbago ka hanggang maaga. Mahalin mo muna yung sarili mo. Sabi ko, mahalin mo yung sarili mo. Maglingkod ka sa Panginoon. Tigilan mo na yung kakasama sa kanya. Napapasara ka na. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Napakabait mong bata. Bakit ka nagbago? Bakit ka nagkaganyan? Ang dahil lang sa ganyang tao. Kung may problema si Joanna sa buhay niya, huwag mong suportahan. Di ba kinausap ko na kayong dalawa? Kung may problema kayo, mag-uusap kami ng parents niya. Binaranggay ko na kayong dalawa eh. Pero anong ginawa niyo? Wala pa rin. Ba't kayo ganyan? Ginagawa niyo akong dalawa. Sobra na kayo. Maawa ka naman sa akin kahit konting awa lang, anak. Hindi na ako nakakatulog. Kahit anong oras, tingin ako ng tingin sa cellphone na itextuhan lang ako. Mama, kamusta ka na? Mama, Merry Christmas. Mama, mahal kita. Kailan mo ba ako huling niyakap? Kailan mo ba ako sinabihan ng I love you? Alamin si Joanna ang sinasabihan mo ng I love you. Tapos yung kapatid mo, tinatanong ka dati kung sino ang mahal mo. Mas pinili
wala. Hanggang ngayon, dala-dala niya sa dibdib niya yun. Sakit-sakit ang ginagawa mo. Johanna, di ba nakiusap ako sa'yo? Pinapunta kita dito sa amin, kinausap ko kayo ng maayos. Sabi ko, huwag kayong ganyan. Kung saan mo dinadala yung anak ko na, eh kapag inuman ka kahit kaninong lalaki. Yung video na sinend ko, di ba ang sagwa nun? Yung anak ko hindi marunong uminom, ngayon marunong na siyang uminom ng ala. Ang naman ganyan, kahit aawa lang, di ba sabi ko? Kung hindi mo ako mahal, na kahit aawa lang, maawa ka naman sa akin. Hirap naging nanay. Huwag naging nanay ka na, di ba mararamdaman lahat ng ginagawa mo sa akin. Jessica, naririnig mo yung nanay mo? Naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Mami? Yes. Oh. Anong gusto mong sabihin doon? Sorry. Sorry po. Sige, sabihin mo sa kanya. Sorry, Ma. Kailan ka uuwi, Jessica? Ma'am, umuuwi po yan. Tapos po biglang aalis. Hindi, ma'am. Po. Ma'am, kami po ang bahala para hindi na rin po makalapit Joanna dito, no? Chairman Alipio, mangyari ng Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Chairman, magandang hapon po. Opo, magandang hapon po, ma'am. Oo, Chairman, oo, ganito po, ano, nasa kabilang linya po yung magnanay at ang kanyang karelasyon po na si Joanna. Opo. Chairman, baka pwede po natin sa tulong po ninyo makuha po itong si Jessica at magbigay po tayo ng Barangay Protection Order para hindi po makalapit ito pong si Joanna. Opo. Opo. Chairman, ngayon din po, pakikuha na po itong si Jessica, sir. Saan po kaya sila nandun, ma'am? Opo, huwag niyo pong ibaba yung line, Chairman, ibibigay po namin yung eksaktong address. Pagharapin po natin sa barangay para po sa Barangay Protection Order, hindi na po natin palalapitin ito pong si Joanna sa kanya. Okay po, opo. Okay po, kasi po, Chairman, pasaway daw po itong bata, kahit pigilan daw po ni nanay, lagi pa daw pong pumupunta ito po kila Joanna. Ngayon po, ka-live-in daw po ngayon ni Joanna. Opo, saan po kaya na doon lugar? Opo, Chairman, wag niyo po ibaba. Kausapin po kayo ng aming staff. Okay po, opo. Salamat po, Chairman. Jessica? Oo. Okay, umuwi ka ngayon dahil kung hindi ka at maipipilit nyo yung kagustuhan ninyo na magsama kayo, magsasama kami ng pulis. Gusto mo ba yon? Mae-eskandalo din ang pamilya ni Joanna. Diba, ayaw mo ng skandalo? So susunduin ka dyan ni Chairman at umuwi ka at bibigyan namin kayo ng bibigyan namin itong si kayo ng magnanay ng Barangay Protection Order para hindi ka pasaway sa poder ng nanay mo, ha? Bata ka pa ning, marami ka pang dapat malaman. Kasi kung ipipilit mo, magmamatigas talaga yung ulo mo, ipapasok na natin ang DSWD kayong dalawa ni Joanna. Hello, Ma'am Sherry? Yes po. May sasabihin daw po si Josh. Ah, yung kapatid po ni Jessica. Sige po, ma'am. Go ahead po. Magbago ka na, Diche. Mari ka namin. Merry Christmas po. May request daw po si Joshua kay Sir Raffy. Kaso ma'am, wala si Idol Raffy, ha? Apo. Wag po, ano? Wag po. Si Idol Raffy, ma'am. O, sandali lang po, sandali lang, ma'am. Ha, off-air, ma'am, kakausapin kita tungkol dyan. Pero, ma'am, ma'am Mary Jane, nanay, uuwi po dyan si Jessica, ha? Apo. Uuwi po dyan si Jessica. At ang gagawin po natin, kausap naman na po natin si Barangay Chairman, bibigyan po namin kayo ng Barangay Protection Order para hindi po makalapit itong si Joanna sa inyong anak. Okay? Ngayon, nanay, kapag naglayas pa din, ma'am, meron po kayong contact sa amin, ma'am. Ipapadampot po natin silang dalawa, ma'am, sa DSWD at ia-assess na po sila ng DSWD, ma'am. Okay po? Pero ngayon, ma'am, bago po magpasko, ma'am, makakasama niyo po siya at bagong taon. Salamat po. Okay. Ma'am, kaya ko lang po ginawa to, ma'am. Kasi yung magulang nga po, wala na rin pong magawa. Nahihirapan na din po dyan kay Joanna. Kaya talagang lumapit na po talaga ako sa inyo. Kasi sa barangay po, lumapit na kami. Baliwala po eh. Binaliwala nilang dalawa. Kaya po, ma'am, dito po humingi kay Sir Raffy kasi pagod na ako eh. May phobia na po ako pag uuwi yan. Umaalis po, natatakasan ako. Sobra po. Opo, kasi anak ko po yan eh. Ayoko pong mapahama. Ay, hanggat maaari yun, sir. Gusto, ma'am, gusto ko po hanggat maaga. Magbago yung buhay niya. Masyado yes, pa po siyang bata, yes, ma'am. Yes, ma'am. I understand, ma'am. Opo. Opo. Jessica?
Po. Kapag ikaw ay tumakas ulit kay nanay, anong gagawin ni nanay sa'yo? Bakit po kasi kailangan magganto? Eh, uuwi naman po ako. Be, alam mo, kahit pasabihin mong uuwi ka, tapos aalis ka ulit, hindi maganda na 13 years old, wala ka sa poder ng nanay mo. So, okay? Po, lumalayas ka. Hindi ka nagpapaalam ng maayos. Natutulog ka sa girlfriend mo. Kawawa din po, ma'am, yung nanay nung tomboy, si Joanna. Nahihirapan na po sa kanya, kaya ako na po yung lumapit dito. Sana wag pong magalit yung magulang ni Joanna, baka sabihin. Ma'am, I'm sure naiintindihan po nila to, ma'am. Naiintindihan po nila. Opo, salamat Opo. Po. Pag nagmatigas po ito pong anak niyo, ma'am, at ito pong si Joanna, magpapadala na po kami ng DSWD at police doon po sa lugar. Opo. Okay, ma'am? Huwag po kayo mag-alala, ma'am, kasi habang magkausap tayo, ma'am, kausap na po ng aming team, ang DSWD, gayon din po ang Chief of Police po, dyan po sa Santa Maria, Bulacan. Opo. Okay po? Sige po, ma'am, maraming salamat po and Merry Christmas po. Merry Christmas din po, ma'am. Okay po, maraming salamat po. Galing po kay Miss Choi, umuwi ka na, maawa ka sa nanay mo. Galing kay Leticia Bruno, huwag matigas ang ulo. Galing po kay Joy Fernandez, bata pa yan, ipasok mo sa DSWD. Tama naman po. Kay Gilma Antolin, kunin ang bata. Sabi po ni Cynthia Mendoza, maawa ka sa nanay mo, di mo ba nararamdaman ang pakiusap niya? Okay. Huwag na huwag niyo pong kakaligtaan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi. Meron na po itong 17.7 million subscribers. Make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button para lagi po kayong nabibigyan and updated po kayo sa latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.